ito, may bago na naman tayong aralin. Ang ating topiko sa araw na ito ay tungkol sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Sa Ingles, tinatawag itong noun. Ang pangalan ay pangtawag sa ngalan ng tao, bagay, buok at mga pangyayari. May dalawang uri ang pangalan. Una, tiyak o pantangi. Pangalawa, karaniwan o pambalana. Ano nga ba ang kanilang kaibahan? Malalaman natin yan ngayon. Karaniwan o pambalana. Nagsisimula sa maliit na letra at hindi tiyak ang pangalan. Halimbawa, tatay. Tingnan nyo, nagsisimula sa maliit na letra. Nanay, ate, kuya, bata, libro, lapis, ballpen, parke, tindahan. Kung mapapansin ninyo, nagsisimula sa maliit na letra ang mga nabanggit na pangalan. Yan ang karaniwan o pambalana. Ngayon naman, tatalakayin natin ang pantangi o tiyak. Nagsisimula sa malaking letra at tiyak ang tinutukoy na pangalan. Halimbawa, Dinang Santos, Binibining Maria, Dawin, Dumaguete, Pilipinas, Luneta, Aling Anas Bahay. Kung mapapansin natin, nagsisimula sa malaking letra ang mga pangalan na pantangi o tiyak. May apat na kasarian ang pangalan. Aalamin natin yan ngayon. Una, panglalaki. Pangalawa, pangbabae. Pangatlo, ditiyak. Pangapat, walang kasarian. Ano nga ba ang kaibahan sa apat na kasarian? Kung sasabihin nating panlalaki, ito ay pangalang pantawag sa mga lalaki. Halimbawa, ama, tatay, kuya, tiyo, lolo, barbero, pare, Kiko, Ginoo, Alejandro. Kung mapapansin natin, silang lahat ay mga lalaki. Kaya ito ay nasa kasariang panlalaki. Ngayon naman, punta tayo sa kasariang pambabae. Kung ating babasahin, pambabae. So ito ay pangalang pantawag sa mga babae. Halimbawa, nanay, ina, madre, Dinang Santos, ate, lola, prinsesa, reina, Hana, Maresa. Kung ating mapapansin, silang lahat ay mga babae. Tandaan na ang kasariang pambabae ay ngalang pantawag sa mga babae. Ngayon naman, punta tayo sa ditiyak. Kasariang ditiyak. Ibig sabihin, walang tiyak na
kasarian. Hindi mo masasabing babae, hindi mo rin masasabing lalaki, dahil ito ang kasarian, hindi tiyak. Halimbawa, anak, kapatid, kaibigan, mag-aaral, kaklase, guro, doktor, magulang, pinsan, kapitbahay. Kung ating mapapansin, hindi natin masasabi kung babae ba sila o lalaki. Ang ditiyak na kasarian ay mga ngalan sa hindi matutukoy na kasarian. Punta tayo sa pang-apat na kasarian. Walang kasarian. Anong masasabi ninyo kung mababasa ninyo ang pangalang walang kasarian? Babae ba? O lalaki? Hindi. Kung sasabihin walang kasarian, ibig sabihin ito ang mga pangalan na walang buhay. Halimbawa, sapatos, mesa, lapis, bahay, bag, upuan, paaralan. Kaya, ang pangalang walang kasarian ay tumutukoy sa mga pangalang walang buhay. Sana naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Kailangan nating matukoy ang mga kasarian ng pangalan nang sa ganon, atin silang mapahalagahan at atin silang matawag sa kanilang pangalan. Dahil nga, ito ay parte na ng ating buhay. At dito, nagtatapos ang ating aralin. Salamat sa iyong pakikinig sa Uulitin.